Pero look at this. Look at Yahweh. Inaaurahan. Inaaurahan si Oh My Vino sa bandang gitna. Alam niya eh. Grabe oh. Alam mo naman na pag yung Valier eh, tumatama yung first kill, eh talagang hindi reset lang na reset. Uh-oh. Kumbaga unli talaga. Okay. Malabak siya din kung gumalaw. Pero ngayon siya atay na pasobra dahil aabulin siya ni Edward dito. A beautiful switch onto the mid lane. Pero si Carl TZ hindi ata papayag na walang kapalit. Pero nabiten ng bahagya. So kung makikita natin si King Wise. Abutan ba siya? Makikita ba siya ni Carl? Abot ata. King Wise. Mas walang retry. Gawan sila dito ng orange buff. Kaso nga lang siya ay may ipit sa tatlo. Wise dito, may pagsalba nga ba si Oh My Vino sa okay. Praiser's Wrath. Sakto yung bitaw. Kaso nga lang hindi umabot yung altar. Hindi naging enough. Looking at the map right now, Echo owning the gold lane this time, pushing out the first tier tower. Oh My Venus trying to zone everyone. Pero look at Sanji! Gumarap! Ito na, pasok King Wise, huli si Yawi! Mukhang si Yawi nga talaga maging target nila. Hindi na nga ito maka-atakas pa doon sa real world manipulation. Kaso nga lang natuhog sila dito ng Phantom Execution. Owl and Oh My Venus will go down. Pero si Edward naman naghanap na pwedeng hulihin. Naghanap siya na pwedeng sabunutan. Pero pwede naman silang umuli pa ng isa. At mukhang maukuha nga talaga. Kaso nga lang si Carl, sobrang kunat, sobrang sakit, sobrang dulas. Lahat na ibigay mo sa kanya. Ang Eagles, ladies and gentlemen, na Eagles sa 1.2k lead. At least na-lockdown nga nila at nakakuha ng isang kill kay Yawi. Pero apat na members ng Echo yung nandun. At yung dive, ito yung kalakasan ng Echo kapag gumagamit sila ng isang Yuzum, laging may kasabay. Uh-oh. This time, it's Carl TZ. And sasabayan pa! Saban force the force. Uy, pero andun din naman searing. Yung pagtulak ni Yawi upang mapigilan niya yung pagtakas ni The Queen. Meron mang altar pero hindi magiging sapat. Wow, a turret destroyed on the bottom lane. Echo, still in control. Sinabi na ni Wolf, every time na may dragon, may follow-up na dalawa na hindi mo alam kung anong skill. Ganon din naman yung Eve Ultimate. Andiyan na naman yung dragon ni Sanford na talagang magpo-push away dito sa members ng Blacklist International. Edward. Pero si Edward ay nakapwesto. So meron silang info. Maaari silang humabol. Kaso nga lang sobrang tapang ni Carl. Aray. Alam niyang wala talaga magpa-burst down sa kanya. Kaya sobrang tapang nila kung pumasok. Wise goes down. Mid lane turret. Maaari nilang ipilit. Dahil lima naman yung nakapwesto. Sakto din yung Petrify. Pero si Oh My Venus, maaaring mabigyan. Lima yung nakapwesto sa gitna. At andito rin naman yung real world manipulation mula kay Sanji para siya ay mapatumba. Oh My G! At dahil dun sa dalawang aggressive members ng Echo na calculated, nagkakaroon ng magandang pwesto si Sanji, pati na rin itong si Yawi. Subok lumaban ng Blacklist International, pero in the dragon ni Sanford! Hahabulin talaga yung magandang backline, pero masyado atang maagang na-pop yung altar. Kaya naman sila ay mapapunish bigla. Wise is down. Wala na yung retry holder, pero marireset na naman yung Lord. Aul! Aul! Magpapasok dito. Kaso nga lang matutulak na naman siya ni Yawi. Tapos may paapoy-apoy pa. May palagkit-lagkit pa. Pero si The Queen na magsisave sa kanya. Okay, papasok naman ngayon si Carl. Tumutusok. Carl tusok na tumutusok. Ang Reyna ang tinutusok ngayon. Let's see, kaya mang banata ni Carl. Habulin talaga ata niya. Kaso nga lang medyo hindi ata ka ngayon. Oh my goodness! Carl TZ, the young goat, nagpapakitang gilas dito sa laban na ito. Parang wala namang injury, Kuya Wolf, Kuya Santi. May apoy, may slow, may stun, may damage. Hindi na kinaya ni Owl even with the flicker. Lahat na ng elemento ay nilabas ng mga Orcas. Blacklist International, they want the retaliation play. Pero yung dragon ni Sanford! Yung dragon talaga, boss. Yung talaga yung X-Factor, Blacklist International. Hindi sila masyadong makapwesto ng maayos dahil doon sa pang-zone na ginagawa ni Sanford. Pero yung altar ay gagamitin naman. Edward naman sa may badang backline. Aray! Gusto guluhin. Pero hindi pa naman nagagamit yung split-split. Pero nakikita mo, yung defense ang ginagawa ng Echo, yung sustain na binibigay nila. At makakakuha sila ng isa. At yung paata, yung pinaka-importante sa clash na ito. Agent. At ito na nga ata yung inaantay ng mga agents. Agent Zero on a mission. Agent Zero on a mission. Gusto nilang unen si Carl TZ. Can they get him though? Si Carl TZ ang kanilang target. Pero hindi na this time makakatakas. Maraming nag-expect, maraming nag-antay na baka matahin niya na naman, pero sabi ng Blacklist, hindi. It's our time! Dito na nagalit ang mga agents. Biglang may mission accomplished si Agent Zero. Finally, Blacklist International winning a team fight. At nag-cheer pa
ang mga agents. Can that momentum be a victory? Sa laban na to, pasok si Carl this time. Nais nilang dumipensa dito mula sa push na nais gawin ng Blacklist International. May ipit nga lang dito si Yue pero haabulin pa rin naman talaga nila. Kaso nga lang, andun yung altar. Pero hindi magiginap para i-save si Yue. Mas iipit ata ang members ng Blacklist International dito sa may bandang gitna. Na-consume na rin yung mga spells na pwede lang gamitin sana. So yung Echo, may info sila. Wala yung mga spells, wala yung mga skills. Maaari tayong umarangkada. Oh man, with just a snap. Ay biglang nabalik sa Echo yung push. But then again, lamang pa rin ang Blacklist International in terms of gold. Sobrang baba ng gold lead sa totoo lang. Oo, parehas lamang. Ito yung maganda sa Blacklist. Marunong talaga sila mag-manage sa mga minions. Alam nila na kapag may nag-offside or long lane push, nakakalamang sila. Conceal play though. Ang call ata ng Echo dito. Si Owl! Si Owl! Si Owl nga talaga ang bibigyan nila. At dito na rin naman yung Dragon. Wala na si Owl. Wala na yung damage na aasahan ng Blacklist International. Yung Echo, sila na ngayon na magde-decide na rekta tayo sa Lord. Hindi magkukontest yan. Oh my! Bigla ang switch target lock ang Echo nung nakita nila si Golden Boy. Ang ganda na sana nung idea ng Blacklist, may nagpupush ng long lane para nandun si Sanford. Pero ang problema, lumaban dun si Owl kung saan mas malapit siya dun sa may bottom lane. Ngayon, magpupush na sila sa mid lane. Sakto lang din yung pagpitaw noong Dragon. Tapos yung altar, binitawan na rin. At si Carl Tizzy, tatahi pa. Pipirma pa sa base ng Blacklist International. Sakto yung mga tusok. Kaso nga lang low na rin sila. Pero nakuha nila si Wise. Pero makapag-regen din naman agad yung members ng Blacklist International. Madedepensahan nila yung Lord. Kaso nga lang may parating pang minions. Medyo makapal mula doon sa bottom lane. At meron pang kasabay sa mid lane. Will this be it? Will Blacklist International manage to defend this? Dahil yung Echo ayaw na naman papigil. Okay, tignan natin. Pasok ngayon. Oh my Venus, sa may summon force naman ni Very Cute. Hahabol naman sila sa kitain. Mukhang mahulin na din si The Queen. Ooh. Pero mabilis pa naman yung death timer. Si Immortality Pop nga lang para kay Edward. Naabangan nila. Tapos may inward manipulation pa. And yung minions na parating, sapat ata. Hahabulin na sila ng mga orka. Pero ngayon, tuloy pa rin ang depensa. Pero ang call ng Echo ay yung pace. Ang kampiyon ng LPLBH Season 11, Echo! At isa na namang 4-0 na muling kinalaban ng Orcas ang Blacklist International. This is the first time na nagkaroon ng MPL Championship ang apat na players mula sa Echo. Well-deserved victory. Napatagal hinabol ni Benny Cutie yung MPL Championship mismo. Nauna pa yung World Championship pero this time homecoming para kay Benny to get that trophy. Wow.